So ayun guys, welcome back sa aking YouTube channel. So syempre nandito tayo ngayon sa Taurus Bike Shop dito sa Marilao, Bulacan. Ayan, so para sa panibagong bike check ng Pinewood Trident Flux 2.5. Ayan si Kuya Leo, ayan o. Ayan, so si Kuya Leo mag-go-go muna ng bike natin. Pagkatapos mabuo ni Kuya Leo, saka natin yung sisimulan ng bike check. Ayan, so guys, pa-support na ang aking YouTube channel. So please don't skip the ads para magkaroon tayo ng revenue at magkaroon tayo ng budget pambili ng GoPro para ma-improve pa natin ang quality ng ating pagbabike check. So hanggang dyan muna tayo guys. Hintayin muna natin ayusin to at sisimulan natin ang bike check. Ayan. Okay guys, ayan ang ating ipa-bike check. Oh, napakagandang Pinewood. Ayan, Trident Flux 2.5. Ayan, sisimulan natin ang bike check guys sa kanyang frame. Oh, kung makikita mo guys, oh, medyo mababa yung top tube niya dito sa itong seat tube niya dito or seat stay. Ayan, medyo bumaba dito, tapos meron dito ang triangle. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag dito sa teknolohiya na to guys, pakicomment na lang kung ano tawag dyan. Pero palagay ko pampatibay yan, support yan dito. Ayan, oh. So nandito na rin man tayo. So simulan natin. Syempre smooth welding na yan, no? Kita nyo naman guys, napakakinis ng pagkaka-welding. Ayan. At dito sa kanyang top tube, naka-internal cabling tayo. Ayan, itong RD na to. Tapos itong preno sa likod, naka-external. Dumaan dito sa ilalim ng top tube. Ayan. So ito internal dito, isa dito. At internal sa kabila. So nasa top tube ang internal natin. Pangkaraniwan dito natin nakikita sa down tube eh. Pero itong Trident na to nasa top tube. Ayan. At makikita mo guys, so nauuso talaga yung ano, water sticker. Ayan oh, water sticker yan dito sa may bandang ibabaw. Hanggang dito yan oh. Haba. May nakalagay dyan Trident Flux 2.5. At sa ibabaw nakalagay na Mountain High End Series. Ayan oh. At syempre hindi mawala ang warning. So basahin muna yan guys bago kayo mag ride. Ayan, napakahalaga ng ano ng guide paano mag bike. At dito nakalagay Trident Flux 2.5 at 27.5. Ayan, nakalagay oh, 27.5. So ano din to guys, water sticker din to. Yung mga nakikita nyong black, puro water sticker yan. Tapos glossy ang ating kulay na blue. Ayan, di ba? At dito sa kanyang top tube, ayan, smooth na smooth. Makinis pa sa mukha ko yan, oh. Tingnan nyo naman, oh. Diba? Kumikinang-kinang pa. At dito, ang relasyon ni top tube sa kanyang down tube, medyo maiksi lang. Ayan, medyo maiksi. At dito sa kanyang head tube, naka-tapered tayo, guys. Kita nyo naman, oh. Tapered dyan. Tapered na may logo ng Pinewood. Ito, oh. Palagay ko, ano to, eh. Yung kay Aquaman, yung ano niya, Trident niya. Kung hindi ako nagkakamali, tingnan nyo, guys, oh. Parang baliktad na tinidor. O, di ba? Na naka-integrated ball bearing. Ayan, o. Nakikita ko yung housing sa taas, saka sa baba. Dito naman sa down tube, ito, medyo, ngayon lang ako nakakita nito, guys. O. Meron siyang maliit dito na parang triangle na suporta dito sa down tube niya. Ayan. So, nagmukha siyang malapad ito, lapad, dahil dito sa maliit na yan. Ayan. Hindi ko alam kung anong tatawag nilang technology yan, eh. Pero anyway, diretso tayo. Meron pa rin dito ang Pinewood na water sticker dito sa gilid. Then sa ilalim meron din. Pinewood din sa ilalim, may makikita nyo guys, oh. Pinewood. Water sticker din to. So medyo flat dito. Then pa-triangle to guys. Ayan. Medyo flat dito sa may bandang taas dito. At ito ang lalagyanan ng ating beer na malamig na malamig. Tamang-tama tayo dito. At wala tayong babauning pulutan. Ibubulsa na lang natin. Walang lalagyanan dito. Oh. Ang frame natin guys ay size small. Ayan o. Oh. S is small. Na mayroon titong water sticker. Ito sticker lang talaga to guys. Pwedeng tanggalin yung small na yan. Ayan. Pwedeng tanggalin yan. At dito, yun. Mayroong uod ng pagkaka-welding. Kaunti lang naman. Hindi siya masyadong alata guys. Dahil glossy ang ating kulay. Oh, di ba? At dito sa kanyang chainstay, water sticker pa rin ang kanyang design dito na nakalagay Pinewood. Ayan. At dito sa kanyang seat stay, Trident Flux 2.5. So, ito nakita kong kable dito nasa seat stay. Karamihan, di ba, nandito sa ano, chainstay. Ngayon, nandito ngayon sa taas. Oh.
Ayan, oh, kalabit-kalabitin mo na lang yan. Huwag ka na lang mga kalabit ng iba. Bawal yun, bawal. At pansinin nyo to. Ayan, parang naalala ko kung saan to. Hindi ko na maalala anong bike sa nakita ko to. Pangalawang beses ko na nakakita ng mountain bike na ganito yung kanyang pinaglalagyan ng drop out. Ayan, medyo solid to, solid. Andito yung pinagdudugtungan niya. Karamihan nandito eh. Ayan, ito, pero ito nandito sa may yan. Malapit sa drop out. Ayan, punta tayo ngayon sa fort niya. Ayan. Guys, by the way, 6061 pa lang ating alloy frame. At itong fork natin, to gaganda nito fork natin, no? Alloy ang crown. Alloy yan. Ayan, alloy. At silipin natin kung tapered. Palagay ko, guys, tapered ang ating fork. Ayan, no? Nakikita nyo. Pakicomment na lang kung mali, ha? Palagay ko, tapered dyan na alloy ang ating crown na may manual lockout. Ayan, lambot ng spring, guys. Lambot, oh. Kaya ko siyang ano ng isang daliri lang. Doon sa kabila, preload. Ayan, preload. At ito ang ating stanchion, guys. Sinukat ko to. Sinukat ko. Ayan, may dumaang chicks. Ayaw mag-focus ng camera natin. Dito, mula dito hanggang doon, 115 millimeter. Pero palagay ko ang travel lang nito is 100. Medyo mahaba lang tong distance nito. Mula doon hanggang doon, 115. So wala siyang ano, yung rubber na red, yung bounce para malaman mo yung mag-bounce. So maglagay ka na lang siguro ng zip tie. Pwede naman siguro yung zip tie eh. Etong arc niya, guys, alloy din to. Magnesium alloy, kung hindi ako nagkakamali. Hanggang lower, alloy yan. Na meron tatak na pine wood. O, sticker to, guys. Yan, sticker. Pwede niyong tanggalin, pwede rin hindi. Bahala kayo, di ba? Yun o. At dito tayo sa hubs. Yung hubs. So, hindi yan yung hobby, ha. Hindi rin yan yung asawa-asawa nyo. Ang hubs natin ay prick. Yan, prick daw. Prick. P-I-H-R-E-A-K. Prick. Ngayon ko lang ito nakita, guys. Prick. Bilangin natin ng tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating alloy na hubs na gawa yan ng prick. Hindi ko masabi kung naka-seal bearing, guys, na naka-cover kasi, oh. Cover, oh. Yan. Naka-quick release ang ating hubs. Bakal ang ating spokes. Bakal yan. Bakal. Steel yan. Steel. At ang double wall alloy na gawa yan ng pine wood. Ayan, oh. Pine wood. At ito, guys, sticker lang. Sticker yung nakalagay na pine wood na yan. At ang gulong natin ay CXT Jack Rabbit. So, gulong to ni Jack na may alagang rabbit. Ayan, di ba? Na ang sukat. Hanapin natin ang sukat. Nagtatago sa akin, eh. Hindi ko makita. Ayun. 27.5 by 2.25. Ayun, oh. So, kabila tayo. Kabila. So, sa kabila, palagay ko, prick din ang hubs. Yan, hindi ko maiikot, guys. Naka-stand kasi. So, prick din yan na alloy na 32 holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oh, 32 holes nga. Tapos, bakal ang ating spokes. Pine wood na double wall alloy. Nagawa ng pine wood. Kita nyo, guys, oh. Sticker. Yan, sticker. At CXT Jack Rabbit. Ayan, gulong yan ni Jack na may alagang rabbit. Hindi mawawala yon. Na 27.5 by 2.25. Ayun. So, lapad ng gulong natin, guys. Tingnan natin sa taas. Yan, oh, lapad, oh. Oh, di ba? Yan, pwede na pantrail to. Lapad na ng gulong, eh. Yan, oh. At nandito na rin tayo. Punta tayo sa cogs niya. Yan, guys, oh. Laki ng cogs niya, oh. Di ba? Laban na to. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. Ang ating cogs na gawa ni tantananan. Uy, sagmit. Nakasagmit tayo na cogs na 9 speed, 11 to 42. Ayan, guys, oh. 11 to 42 na 9 speed. Gawa yan ng sagmit. At naka Shimano Altus tayo na long cage na RD. Ayan, ang pulley natin, standard. Yan, hindi yan yung standard electric pan. Standard, ibig sabihin yung size ng ating pulley. At ang ating kadena, ayan ang kadena, oh, kumakatas-katas pa, malangis-langis. Ayan, oh, narrow sumsi. Ayan, guys, hindi ko alam kung ano yung narrow sumsi na yan. Basta may S. Ayan, kita nyo naman. Oh. Pa-comment na lang, guys, kung alam nyo yung S na yan. At itong crankset niya, ayan, oh. Ang crankset niya, pro wheel. Alloy ang crank arm niya, 170 mm kung hindi ako nagkakamali. 3x. 32 or 24, 34
42 kung hindi ako nagkakamali. Ayan, baka lang ating ano, baka lang ating chain ring, square tapered ang ating crankset. Ayan. At ito ang kanyang AFD, Shimano Tourney. Sabi sa akin, latest model daw to ng Shimano Tourney na FD na 3x. Ayan, 3x. At dito tayo sa kanyang seat clamp. Yung seat clamp niya may mata, oh, na may patusok. De, joke lang. Alloy to, alloy. Ayan. At ang ating seat post. Ito guys, medyo yung seat post natin, ang nakalagay dyan is rider. Pero yung original niyan, prick din. Prick din. Okay? Medyo nagkamali lang ng size niyo. Ano. Pero pag bumili kayo nito, ang makukuha niyo is prick. Ayan. Pero alloy din yun. Ayan. Alloy na prick. 31.6 mm ang ating seat post na 350 mm ang haba. Tapos itong pedal natin, alloy na rin yata kung hindi ako nagkakamali guys. Malapad to. Lapad. Na ball bearing pero ano, smooth na smooth yung ikot niya guys, oh. Ball bearing to. At dito sa upuan, yung flat na flat guys, oh. Ayun, kita nyo, lapat na lapat ang point nyo dyan pag nadulas pa. Tapos matulis. Ingat ka, baka matusukan yan. Dito sa ibabaw, ayun, belo. So, upuan pala to ni Becky Bello, oh. Ayun, oh. At may mababaw na kanal. So, dyan dadalo yung ihi mo pag naihi ka na. Iiwan ka na mga kasama mo pag umihi ka pa, eh, di ba? Ayun, oh, ganda. Medyo matigas ng konti. Ayan, so mga mahilig sa mahaba at matigas, tama-tama itong upuan na to. Medyo yung pishingin niya maliit. You know, liit ng pishingin rito. Ayan, at dito tayo kanya sa handlebar. Ayan, ito handlebar, haba niya guys, oh. So mga mahilig mahaba at matigas, mataba, ayan, handlebar na prick. 690mm ang haba nito, alloy ang ating handlebar. At ang ating stem, naka-negative to guys. Hindi ko alam anong negative pero sure ako naka-negative yan. 17 or more than 17 yan. Nagawa ng prick, 95mm ang haba. Ayan. At pinaipilakilala ko sa inyo ang ating headset na si Neko. Ayan, ang ating headset na merong tatlong spacer na 1cm. Tapos yung kanyang dust cover plastic. Dust cap ba? Dust cover. Plastic lang to guys. Ayan, plastic. Ayan. At ang ating hydraulic brakes. Ang maladalas tinatanong. Naka Shimano tayo na MT200 kung hindi ako nagkakamali guys. Ayan, MT200 na Shimano. Ang RD natin, Altus. Sa kabila, Shimano hydraulic brakes. Ang FD, Altus din. So naka Shimano group set tayo. Ang ganda nito, Shimano hydraulic brakes, Shimano shifter, Shimano RD, Shimano FD. So ito yung handle grip niya. So, ang handle grip niya parang yung ano, Mountain Peak. Malambot to. Lambot, ang lambot, promise. Parang silicone na may end cap na plastic. Yan, pwede nyo palitan yan. Siyempre, ganun din sa kabila. Ayan, so punta tayo ngayon sa kabilang side ng ating bike. Ayan guys, ito yung kabilang side ng ating bike. Siyempre, makikita natin dyan yung caliper. Ayan, oh, simulan natin dito. Naka Shimano tayo na MT200 na caliper. Naka post mount. Ayan, oh, solid pa rin yung pinaglalagyan niya. Pero nasa labas siya ng frame. Wala siya sa loob eh, ano? At ang ating rotor, 160mm na rotor, gawa yan ni Avid. Ayan, oh. Parang singer, ano? Si Avid. Ayan, oh, na 100mm HS1 kung nakikita nyo guys. Ayan, oh, diba? At dito sa kabila, syempre, ganun din. Shimano, MT200 caliper na naka-post mount din. At Avid na 160mm na rotor. May nakalagay pa April 11, no? So, ewan ko, manufacturing date yata yun, guys. At ito yung kabilang side ng ating crank. So, siyempre, crank arm yan, gawa ng Pro Wheel Square Tapered, 170mm. So, dito nga pala, guys, lumabas yung ating wire ng FD. Ang wire natin, Jaguar. Ayan, nakikita na, Jaguar Lex. Ayan. Siyempre, dito yan, pumasok. Ayan. So, wala siyang wire dito sa baba. Malinis yung wire niya sa baba, oh. Wala, oh. Wala talaga. Ang linis ng wire niya sa baba. Ang wire niya lahat nasa taas. Nasa taas lahat ng wire niya. Katulad din doon sa RD. Ito rin yung sa preno. Ayan. So, palagay ko wala na tayo nakakalimutan guys. So, susulyapan uli natin. Ang ganda na itong Pinewood Trident Flux
2.5. So mga bagong aabangan natin na mountain bike. Ayan guys, ang napakagandang Pinewood Trident Flux 2.5. So ang napakaganda nito guys, mabibili nyo ito sa Taurus Bike Shop. Dito lang yan sa Marilao, Bulacan. So sa mga magtatanong ng price, direkta na lang kayo makipag-ugnayan sa kanila. Ilalagay ko na lang ang kanilang Facebook link, contact number, at pati na rin ang Google Map. Ayan, so hanggang dyan na lang guys ang ating bike check ng napakagandang mountain bike na to. Ayan, huwag kalimutan pindutin ang like. Comment na rin kayo kung ano masasabi nyo dito. Ako, ganda nito guys. Panalo to. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye bye. Yeah, shoutout kay Kuya Leo. Thank you Kuya Leo. Thank you.